Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron na naman tayong random math problem galing from algebra. So napaka-basic lang ito. So I think let's just go back to the basic properties ng exponents. So this is for our mathletes na mahilig talaga sa sumali sa mga international math competition. So this is just an easy level dun sa mga mathletes natin. Pero dun sa mga above average lang, so siguro medyo mahirap na tong part na to. So ituturo ni Sir IJ yung approach dito mga lods. Okay, if x is a real number satisfying the equation 2 raised to 2 raised to x plus 4 raised to 2 raised to x equals 56. Find the value of 2 raised to 2 raised to 2 raised to x. Okay, so kung mapapansin nyo dito, meron tayong 2 raised to 2 raised to x. Dito naman 4 raised to 2 raised to x. So alam natin na ang 4 can be written as 2 squared, right? So we can rewrite this as 2 raised to 2 raised to x plus itong 4, palitan natin siya ng 2 squared naka-raise sa 2 raised to x. Diba mga lodi? Equals 56. Diba alam naman natin ang property nitong power of a power. So ito, mumultiply lang natin. So ang gagawin ni Sir IJ, mga lodi, ang gagawin natin mga lodi is i-rearrange natin sa in such a way na makukuha natin yung value ng 2 raised to 2 raised to x. So ang tanong Sir IJ, paano natin gagawin yun? So, paano natin gagawin yung mga lodi? So, it follows that, eto, pwede natin itong pagpalitin mga lodi, di ba? Ay, wait lang. Sige, dito na lang natin ilagay sa ilalim. Di ba? Dahil product siya. So, pwede natin siyang gagawin ganito. 2 raised to 2 raised to x plus 2 raised to 2 raised to x. Tapos, eto naman, nasa labas, yung 2 naka-squared. Di ba? Kasi, ang ginawa ni Sir IJ, eto, dahil product po pala yan, kasi alam natin ang x raised to a raised to b can be written as x raised to ab. Diba? So, it follows that we can rewrite this as this, mga idol. Equals 56. So, ang gawin natin, dahil common to, let natin siya be equal to A. So, makukuha na natin yung tamang sagot, or yung value ng ano. So, meron tayong A plus, this is A squared equals 56. So, this is quadratic, A squared plus A minus 56 is equal to 0. So, that is A plus A multiplied by a minus 7. So, kapag ganitong factoring, dapat mabilis ka mag-isip. 56 is 8 and 7. Bakit 8 and 7? Kasi 1 yung gitna. Diba? Kailangan makaisip ka ng dalawang numbers na magkakaroon ka ng sum na positive 1. Yung product nila is negative 56. Yung sum is positive 1. So, that will be plus 8, negative 7. So, that will be a equals negative 8 or a equals 7. Ang tanong mga lodi, pwede ba itong negative 8? Bawal to. Bakit? Kasi, diba, ang range ng exponential function is always greater than 0, mga idol. Hindi siya pwede maging negative. So, this value cannot be negative 8. So, ang pwede lang value niya is positive 7. Dahil ang hinahanap natin is, itong value nito, ito is 7. So, this will be equal to 2 raised to 7. Therefore, the final answer is 128. Diba, napakadali lang niya, mga idol. So, dito kasi natetest yung pinaka-foundation natin kung ano ba yung alam natin sa mga basic properties ng mga exponents natin. So, just in case you have questions or clarifications, huwag kayong mahiya mag-comment sa comment section. Maraming salamat mga lodi sa mga patuloy na sumusuport sa channel ni Sir IJ. And sana, huwag kayong magsawa mga lodi na ayun, manood sa mga math tutorials natin. And sana mas marami pa rin kayo matutunan. So, keep safe mga lodi. God bless and subscribe din po kayo sa mother ko, Mary Ann Maling. Kulay orange po yung profile niya. So, more on cooking po. And yun, support din po natin si mommy. And yun mga lodi, kita-kits na lang. And God bless. Bye-bye for now.